Reklamong syndicated estafa ang inihain sa Taguig Prosecutor's Office laban sa presidente ng Flex Fuel Corporation na si Ildefonso Medel Jr. at sa 11 opisyal ng kumpanya. Lumalabas sa investigasyon ng NBI, humingi ng perang investment ang kumpanya sa mga biktima sa pangakong gagawin silang kasosyo. Ayon sa NBI, hindi kasama sa mga kinasuhan ang aktor na si Luis Manzano, bagamat isa siya sa mga incorporator ng kumpanya, nakapag-resign na siya at hindi na konektado sa Flex Fuel noong 2021 nang mag-invest ng pera ang ilang mga nagre-reklamong biktima. Nilinaw din ng NBI na patuloy ang kanilang investigasyon sa reklamo ni Manzano laban sa Flex Fuel, matapos din umano siyang mawalan ng 66 million pesos na investment. Nakikipag-ugnayan pa ang NBI sa Securities and Exchange Commission at sa Anti-Money Laundering Council. Kabilang si Sara sa mahigit 40 nagreklamo sa NBI Anti-Fraud Division laban sa Flex Fuel. Nagpasok siya ng 1.1 million pesos sa kumpanya bilang investment sa isang gasolinahan at resort noong 2021 sa pangakong kikita siya ng 74,000 kada tatlong buwan. Pero wala raw na itayong gasolinahan at wala siyang nakuhang kita. Huli na lang daw niya nalaman na pati si Manzano ay biktima rin. Kung naging biktima siya, sana magkaroon din siya ng katarungan dahil hindi rin maganda ang ginawa sa kanya. Pero sana wag niya na rin kaming kalimutan. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang tagapagsalita ni Manzano sa aksyon ng NBI matapos humingi ng tulong ang aktor laban sa kumpanya. Umaasa si Manzano sa mabilis na pagresolba ng kaso at nangakong tutulong sa investigasyon sa pag-asang mabawi ang pera niya at ng iba pang mga biktima. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Flex Fuel dahil hindi pa raw nila natatanggap at nababasa ang reklamo. Nico Bawa, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.